If it's a bad decision, you're accountable. Sasabihin, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line, because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. Breaking news, mga kalahi. Pangulong Bongbong Marcos may katanungan kaugnay sa secret agreement ni ex-President Duterte sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Handang makipag-usap ni Pangulong Marcos kay ex-President Duterte upang talakayin kung ano ang nilalaman ng kasunduan. So, now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan, mga kalahi, ang pinagdiinan ni PBBM kaugnay ng secret agreement ng dating administrasyong Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa panayam ng international media dito sa Washington, D.C., kay President BBM, ukol sa gentleman agreement na ginarantiya ng Duterte administration sa China, ano ang pinagkasunduan nila at bakit sekreto ito? Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam eh. O ngayon pa lang natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. PBBM nagtaka kay XPRRD na isang abogado at nagdesisyon na wag idokumento, i-record o i-announce ang isang agreement. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan, very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan eh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Gayunpaman, nagpahayag ang presidente na handang makipag-usap kay XPRRD para pag-usapan ang issue. Send those documents to me. And then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. That's the way I work. I read all the material first, so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So send me the material personally to me. Hindi, huwag na sa DOJ, sa DFA, huwag na sa akin. Padala niyo sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko, then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin sang-ayon ang chief executive sa idea ng pagpasok sa isang secret deal sa China na maaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if that way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? At sa suhestyon umano na dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Anyo, na dating DILG Secretary sa Duterte Administration, sagot ng Pangulo. As the NSC. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that we were talking to China. Hindi na rin pinatulan ni PBBM ang mga atake sa kanya ni XPRRD. Yeah, I saw that. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that have no place in this kind of very important and very precarious discussions.
Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng Marcos Duterte, ipinagtanggol pa rin ni PBBM ang Vice President Sara Duterte sa pananahimik nito sa isyu ng South China Sea. Ayon kay PBBM, bahagi ng gobyerno ang Vice President Sara Duterte pero wala siya sa posisyon na pag-usapan ang tungkol sa China. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. And she, wala naman, ang pag pinag-uusapan nga namin, sinasabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, well, that's a good policy. So I don't think that it's something that we need to be concerned with. PBBM set aside the speculation na ang trilateral agreements between Philippines, the U.S. and Japan ay makaapekto umano sa influence ng ekonomiya ng China sa bansa. This is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see how it will affect? I don't see that it will affect one way or the other. Strong alliance ng Marcos administration sa US at Japan na magbibigay kahulugan sa hinaharap sa Indo-Pacific region.